Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo, Aquarius. Pauna mensahe ninyo for the week ay forgiveness. Napakaganda nito kasi parang emotionally matured na kayo talaga, no? Dahil may malaki na ang pag-iintindi ninyo, yung understanding ninyo sa mga bagay-bagay, sa mga pangyayari sa buhay ninyo. Tanggap nyo na kung ano ang mga nangyari sa buhay ninyo, yung mga gano'n. No? Maaring related dito doon sa inyong mga nakaraan, ano? Nakaraang relationship, maaring gano'n ang sitwasyon dito for some of you, Aquarius, no? Handa na kayong magpatawad, no? Bukas na ang inyong puso, ang inyong sarili para sa pagpapatawad dito, no? Maring may realization na din dito na you have accepted what happened already, no? Natanggap niyo na, naiintindihan niyo na na may mga bagay talaga na kailangang mangyari, no? Kailangang mangyari. And akseptado niyo na 'yan. Na kung ano man ang nangyari between you and another person in the past, no? Okay na kayo diyan. Tanggap nyo na na ganun talaga ang buhay, ganun talaga ang divine plan, no? Parte yan ang divine plan ninyo. But ang importante sa ngayon, meron na kayong willingness to forgive, no? Yung ganun. Maari din ang iba sa inyo dito, kayo yung hihingi din ng kapatawaran sa iba. Maaring may nagawan din kayo ng may nakapagdulot din kayo ng sama ng loob sa iba. Maaring nakapagdulot din kayo ng hindi magandang kalooban, no, or hindi magandang pakiramdam sa iba, no, at maaaring kayo din ngayon ang hihingi ng forgiveness from them. So, that is also possible for some of you. We have look for a sign. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, Aquarius, maybe you are asking for specific sign, no, sa Divine Universe, sa the rest of your spirit team dito. Maybe regarding yan sa, siguro sa decision na gagawin ninyo, maaring humihingi kayo ng sign para masiguro ninyo na tama ang inyong magiging desisyon or yung inyong desisyon, no? Or tama yung path na tatahakin ninyo. So, maybe you are asking for a specific sign para makapag-move forward na kayo, no? So, ito na yon, sinasabi na sa inyo, okay, you're asking for a specific sign, I'm giving it to you, ito na. So, hanapin nyo na yan, no? Be on the lookout for that. Be aware sa mga nangyayari sa paligid ninyo because you never know kung ano man ang hinahanap ninyong sign or hinihingi ninyo ay nandyan na. Okay? So, what else? We have peaceful resolution. Ayan. So, may kapatawaran. Merong peaceful resolution. So, most likely, meron talaga ditong pag-uusap na between you and another person. Kung sino man, yung may hindi kayo magandang yung may hindi kayo pagkakaintindihan in the past, no? Maaring ngayon mag-uusap na kayo at you will end up with a peaceful resolution, no? What else we have? You will manifest what you need. Express gratitude as if your plans have already come to pass. Trust that your angels are bringing you the assistance that you need. Ayan. So, napakaganda nito, no? You are so blessed, Aquarius. Kung ano yung hinihingi ninyo, ano yung kailangan ninyo sa ngayon, ibibigay yan sa inyo sa ngayon. You're going to manifest kung ano man ang mga needs ninyo sa ngayon. So, definitely, your needs will be met, no? Ngayon, tutulungan ka ngayon ng Divine Universe and the rest of your angels, no? Para mangyari kung ano man ang inyong kailangan, kung ano man ang inyong hinihingi sa ngayon. What else? We have open up to your spiritual gifts. Remember that your true nature is spiritual, not physical. The angels are sending you messages to guide your soul's growth. Ayan. So, ito yung inyong mission sa ngayon, Aquarius, no? Magbukas kayo. Buksan na ninyo ang inyong sarili at ang inyong puso para sa inyong mga spiritual gifts, no? Kung nakikita ninyo, no, yung kamay niya, no, talagang may liwanag, may power na binibigay sa inyong mga kamay sa ngayon. Aquarius, ang napipick up ko kanina pa dito, Aquarius, healer. You could be a healer, no? Maaring isa kang
siguro spiritual healer ka, maaari din na ikaw ay isang Reiki healer, maaaring crystal healer ka, maaari din na physical therapist ka, doktor, nurse, mga gano'n, no, na nang gagamot talaga, no, nasa ano kayo, maaaring nasa medical field kayo, maaari din naman na nandito kayo sa alternative medicine, no, yung gano'n. So, good luck Aquarius, that is your purpose sa buhay, no, yun ang inyong mission sa ngayon. Pakapangyarihan, ang panggagamot ninyo, ang paggamit ninyo sa inyong spiritual gift is using your hands, no, ito yung nakikita dyan sa picture dito sa card. So, we have regained your focus. Ayan. Trivial life matters are distracting you from your goals. Archangel Metatron and I are here to help you stay grounded. Ayan. So, merong collaboration dito si Archangel Metatron at si Archangel Michael para tulungan ka na mag-ground ka. Maibalik ka sa focus mo, maibalik ka sa concentration mo because maybe there are so many distractions that are happening ngayon sa buhay ninyo, no? So, tignan natin ang mga mensahe pa para sa inyo. We have Ace of Michael. Ayan. So, si Ace of Michael, this is a new beginning energy, no? Merong bagong pintong magbubukas sa inyo sa ngayon, no? Maaring, ano to, manggagaling ito sa mga bagong perspective na parating sa inyo, may mga new ideas kayo, may mga new plans na mabubuo kayo dito, and those things, no, yun ang magbubukas ng bagong pinto para sa inyo, no? It could be in any area of life, but definitely, kung ano man yung mga humps and bumps na nararanasan ninyo sa ngayon, you know, you are going to overcome that, no? Gamit ninyo ang mga new ideas na to na parating sa inyo, epiphanies, new inspiration na parating sa inyo, no? Ito yung gagamitin ninyo para nang sa gayon malampasan ninyo kung ano man mga obstacles sa pinagdadaanan ninyo sa ngayon, and you are going to reclaim your victory dito, no? Pagtatagumpayan mo yan, and ang tagumpay na yan, nandito na, haharapin mo na ang isang bagong buhay, isang bagong simula para sa kung anumang area ng buhay ninyo yan. Okay? We have Three of Michael. Ayan, so sa Three of Michael naman, ang panawagan nito sa inyo, release the past. Panahon na para i-let go mo na ang mga nagpapabigat sa buhay mo. Nagpapabigat sa isip mo, sa damdamin mo, sa balikat mo, no? At, maaring ang kung mga bubog ninyo dito from your past relationships, siguro, yun ang nakakapag-distract pa rin sa inyo. Maaring naisip nyo pa rin yan, maaring binabalik-balikan nyo pa rin yan, and maybe that is affecting you in a negative way, kaya nadidistract kayo. So, now is about time na para i-let go muna yan. Nope, let go muna mga bagahe na yan so that you can move on with your life, you can start fresh na sa buhay ninyo, you can start a new life on a clean slate, nang sa gayon din ay makapag-move forward na kayo sa buhay ninyo, no? So, what else? We have justice energy. Ayan. So, kung ano man ang pinaglalaban ninyo dito sa korte, no? Kung meron man, maaaring malapit nang dumating ang desisyon, no? Malapit nang dumating ang desisyon nito, at pag dumating si justice energy sa reading, ibig sabihin niyan, you can expect that yung resulta, no, ng kung ano man ang mga pinaglalaban ninyo sa korte, ang desisyon ng korte would be in your favor, no? Kaya maaaring ganun ang ganap dito for some of you Aquarius na mayroong mga ipinaglalaban sa korte. Kaya tatagan niyo lang ang inyong loob. Be patient kasi kung ano ang para sa iyo, that will be a given to you, no? Justice will be served sa inyo, Aquarius. If that's what you deserve, that will be given to you. Okay? So, good luck. And that's all I have for you for the week. Thank you for watching. Love and light. Namaste.